So ano nga ba yung mga pwede nyong gawin kapag kayo o yung anak nyo ay biktima ng pambubugbog, pananakit at iba pang uri ng violence ng inyong asawa o karelasyon? Ngayon, nandito tayo sa tinatawag na Enhanced Community Quarantine sa pangatlong pagkakataon. Sinasabi ng Philippine National Police at ng DSWD na tumataas ang insidente ng pambubugbog o domestic violence sa loob ng bahay. Kaya, ano ba yung mga agaran na pwede nating gawin para maprotektahan hindi lamang tayo, kundi pati yung inyong anak sa mga violence na ganyan? Bago tayo magpatuloy, balikan lang natin yung tinatawag na Republic Act 9262 o yung Law Anti-Violence Against Women and Children o VAWSI. Ano yung VAWSI? Among sa mga ini-enumerate niyang mga bawal ay yung tinatawag na Violence Against Women na may apat na uri. Ano-ano ang mga ito? Ito ay ang sexual violence na kahit kasal na kayo o mag-asawa, bawal kayong pilitin na makipagtalik. Kaya meron tayong tinatawag na marital rape. Pangalawa ay yung physical violence o yung mas common nating mga nakikita sa pelikula at naririnig din. Ito yung pananakit, pagbubuhat ng kamay, laban sa anak at sa kanyang karelasyon. Pangatlo ay ang economic violence o dahil sa batas na ito, pwede na kayong magdemanda pag hindi kayo sinusuportahan o yung anak nyo hindi tinutustusan ng kanyang ama. At ang pang-apat ay ang psychological violence o verbal abuse, pagmumura, pagbibitiw ng mga masasakit na pananalita. Itong mga apat na uring yan ay pinagbabawal na simula nang naipasa ang Republic Act 9262 o Law on Anti-Violence Against Women and Children. Sino naman ang maaaring maging complainant laban sa batas na ito? Bukod sa asawa, pwede nyo rin kasuhan ang inyong karelasyon na kahit hindi kayo mag-asawa o hindi kayo kasal, basta meron kayong tinatawag na sexual relationship or dating relationship, pwede nyo siyang kasuhan. At hindi lang kayo na karelasyon o kalibin, pati ang inyong anak ay maaaring maging complainant laban sa tao, sa karelasyon nyo o sa tatay niya na nananakit o nag-e-employ ng apat na uri ng violence na nabanggit natin kanina. Dahil ang objective ng nasabing batas ay protektahan ang mga asawa, ang girlfriend o ang mga anak nito, nagbigay ang batas ng tinatawag na protection order. Ang protection order ay isang order laban sa author o yung taong nananakit o nag-e-employ ng any of the four types of violence para pigilan ang patuloy na paggamit o pag-e-employ ng nasabing mga violence. Merong tatlong uri ng protection order. Una ay ang barangay protection order, pangalawa ay temporary protection order, at ang pangatlo ay permanent protection order. Dahil ang topic natin ngayon ay ano ba yung agaran na pwede nating makuhang remedy kung tayo ay binubugbog o nagiging biktima ng violence, of course, pinakamabilis ay yung barangay protection order. Dahil hindi nyo kailangan pumunta sa husgado tulad ng temporary protection order or permanent protection order. Ang temporary protection order ay isang order na ang nagbibigay ay isang husgado kahit hindi pa nalilitis ang inyong kaso. Sa simula pa lamang, maaari nang mag-issue ang husgado nung tinatawag na TPO. Pero tulad nga na nabanggit natin, kinakailangan nyo pang pumunta ng husgado para lang magkaroon ng TPO. Kaya para sa ating topic at sa agarang solusyon para matigil ang anumang uri ng violence, ang pinakamabilis ay ang Barangay Protection Order or BPO. So ano ba ang proseso para mag-apply ng BPO kung sakaling kayo ay naging biktima? Napakadali lang po, dumulog agad sa inyong barangay, hanapin ang punong barangay, o kung wala ang inyong punong barangay, kahit sinong kagawad ay maaring mag-issue ng Barangay Protection Order or BPO upon filing. Ibig sabihin, ganung kabilis dahil alam ng batas ang agarang solusyon na dapat maibigay upang matigil ang pag-employ ng violence. Pag hindi punong barangay ang nag-issue, magkakaroon lang ng certification na wala ang punong barangay. Kaya isang kagawad ang nag-issue ng BPO. Pagkatapos ma-issue, isa-serve agad ng mga empleyado ng barangay ang Barangay Protection Order laban sa respondent o yung taong subject ng protection order. Ano ngayon ang magiging effect ng pag-serve ng protection order? Ang mangyayari dyan ay ang immediate o agarang pagtigil ng pag-e-employ ng violence sa inyo. Pangalawa, maaring pigilan ang pag-communicate, pakikipag-usap, pagtawag, pag-text
ng nambubugbog dun sa kanyang mga biktima. Pangatlo, maaaring paalisin sa bahay, sa tinitirahan nyo, yung taong nag-e-employ ng violence o respondent dun sa BPO natin, kahit siya pa ang may-ari ng nasabing bahay. Pang-apat, pipigilan din siya na lumapit sa inyong pinagtatrabahuan o kahit sa paaralan ng inyong anak kung naging biktima na rin ang inyong anak. Ang barangay protection order po ay may apply sa barangay kung saan kayo nakatira. Paano naman po pagka magkahiwalay kami ng bahay? Ang barangay protection order ay maaaring i-apply dun sa barangay na may jurisdiction kung saan nakatira ang respondent o yung nag-e-employ ng violence. Ang barangay protection order po ay may effectivity na 15 days. 15 days, bawal gawin ng respondent yung tinukoy nating mga effects ng BPO. Pero hindi na maibig sabihin na pag nag-apply kayo ng BPO, tuloy-tuloy na o magkakahiwalay na kayo. Isa sa mga intent ng batas na yan ay makapag-isip-isip yung taong nag-e-employ ng violence, pati na rin kayo bilang biktima. After 15 days, pwede kayong mag-usap ulit, mangako yung inyong karelasyon na hindi na mauulit. Nasa sa inyo po yan. Kaya hindi po ibig sabihin na nag-BPO kayo, magkakahiwalay na kayo. Parang cooling off period din po yan. Pero sa isang banda naman, kung talagang desidido na kayo, nagsawa na kayo dahil ilang taon na kayo nagtitiis, doon sa 15 days na yan, pwede na kayong dumiretso sa husgado para makakuha ng una ay temporary protection order para ma-extend ang validity ng BPO at pagkatapos ng paglilitis ay makakuha kayo ng mas permanent o yung tinatawag na PPO or permanent protection order. Ang BPO po, pagkatapos ng 15 days, hindi kayo nakapag-file, wala pong problema doon. After 2 weeks ulit, nag-employ na naman ng violence, pwede pa rin po kayong gumamit o mag-apply ng BPO. Hindi po yan parang once nyo lang pwedeng gamitin. Kada insidente, pag-employ ng violence, maaaring mag-apply ng BPO. Dahil gusto pa rin ng batas at ng constitution natin ay ma-preserve ang mga family. Ano naman po ang penalty kapag hindi sumunod ang respondent doon sa barangay protection order? Malinaw pong sinasabi ng batas na may kaukulang pagkakakulong ng 30 days kapag ang respondent o subject ng BPO ay magva-violate o lalabag sa mga pinagbabawal nito. Kapag nag-decide naman po kayong dumiretso na sa husgado, maaari po kayong humingi ng tulong sa public attorney's office kung inyong mapapatunayan na kayo po ay isang indigent litigant o may kakulangan sa inyong budget para kumuha ng abogado at masuportahan kayo ng isang PAW lawyer sa inyong pag-apply ng TPO. Paalala naman sa ating mga kagalang-galang ng mga barangay officers, kapag may nag-apply po ng BPO or Barangay Protection Order, agaran po dapat ang pag-issue. At ano po ang inyo pang mga karapatan na nakapaloob sa Republic Act 9262? Isa-isahin po natin. Una po dyan ay ang immediate na pag-responde sa mga nag-a-apply ng BPO para masalba sila at matigil ang pag-e-employ ng violence. At maaari pong pumasok sa dwelling o sa bahay ang mga barangay officers kapag nag-apply ng BPO o nagsumbong ang isang nakatira doon ng pambubugbog. Pangalawa, maaaring kumpiskahin ng barangay officers ang mga deadly weapon na ginagamit sa pag-employ ng physical violence ng respondent. Dalhin sa pinakamalapit na clinic or ospital sa option ng biktima para mabigyan ng paunang lunas kapag naging biktima ito ng psychological o physical violence. I-ensure ang BPO, TPO, o BPO, o PPO as the case may be para ma-preserve ang integrity ng orders, hindi lang ng barangay, pati ng court, para igalang ito ng respondent ng nasabing order. Maaaring arestuhin mismo ng walang warrant ang isang nag-e-employ ng violence kapag nasaksihan nila or may personal knowledge sila na nag-employ ng violence ang nasabing respondent. Ano po ibig sabihin niyan? Kapag ang isang biktima ay lumapit at kinwento na sinaktan siya, maaaring agarang rumasponde ang barangay at hulihin ang nasabing tao na nag-e-employ ng physical violence. At ang huling obligasyon ng barangay ay i-report sa DSWD dahil ang DSWD ay magbibigay naman ng agarang protection din sa pamilya para sa kanilang well-being, para makamove on sila sa mga epekto ng paggamit ng iba't ibang violence na nakapaloob sa 9262. Tandaan po natin, hindi porket nag-file ng BPO, hindi na po kayo magsasama ulit. Ito ay para mag-cool down ang mga tao sa kainitan ng pag-aaway. Pagkatapos ng 15 days,
maaari pa rin kayong mag-usap. At kung di naman kayo magkasundo o desidido na kayo, maaari naman kayong tumuloy sa husgado para mag-file ng mas mahabang protection order tulad ng temporary protection order or permanent protection order.